Magandang araw mga bata. Magandang araw din po. Ako nga pala si Teacher Trisha. Maaari ko bang malaman ang inyong mga pangalan? Ikaw, Iha, ano ang iyong pangalan? Ako nga po pala si Angel. Ikaw naman, Iha, ano ang iyong pangalan? At ako naman po ay si Layjoy. Okay, Angel at Layjoy. Kayo ba ay malilinis at malulusog na bata? Opo. Opo. Paano niyo nasabi na kayo ay isang malinis at malusog na bata? Magbigay nga kayo ng mga katangian nyo. Ikaw, Angel. Kumakain po ako sa tamang oras. Natutulog din po ako sa tamang oras. Okay. Ikaw naman, Layjoy. Kumakain po ako ng gulay at naliligo sa araw-araw. Okay. Check na check. Correct yung mga answers nyo. Yung mga sinabi nyo ay nagpapakita ng isang pagiging malinis at malusog na bata. Ngayon, may inihanda akong kwento para sa inyo. Handa na ba kayong makinig? Opo. Okay. Ang kwentong ito ay pinamagatang si Cobino at si Sarsino. Ngayon, ano ang napapansin nyo sa larawan na meron ang librong ito? May dalawa po siyang hayop. May dalawa siyang hayop. Maaari mo bang sabihin kung ano yung hayop na ito? Aso po tsaka po pusa. Aso at pusa. Bukod doon, ano pa ang inyong mga nakikita? May dalawang bakterya na nakatikit sa dalawang hayop. Okay. Meron pa ba? Madumi po sila. Okay. Tama yung mga answers nyo. Ngayon, sisimulan na nating basahin ang kwentong ito. Ang kwentong ito, ulit, ay pinamagatang si Cobino at si Sarsino. Sarsino. Ito ay inilimbag at iginuhit ni Trisha May Zapata. Sa isang komunidad sa bayan ng Dugyut-Dugyutan, nakatira ang magkaibigang aso at pusa na sina Cobino at Sarsino. Sila ay hindi kumakain ng masusustansya. Sila ay hindi naglilinis ng katawan at gayon din ng mga or ng kanilang tirahan. Isang araw, naparaan ang kanilang kapitbahay na ibon na si Maya. Siya ay maganda at malinis. Magandang araw, Cobino at Sarsino, banggit ni Maya. Magandang araw din naman, Maya. Napadaan ka ata. Tugon naman ni Sarsino at ni Cobino. Maaari niyo bang linisin ang inyong bahay at bakuran? Baka pagmanan ito ng sakit na maaaring makahawa sa buong komunidad, sambit ni Maya. Sino ka naman upang pagsabihan kami? Aming bahay ito at bakuran. Wala kang karapatan para pagsabihan kami ng ganyan. Tugon ni Cobino. Aba, oo nga. Hindi namin hinihingi ang opinion mo. Komportable kami rito. Dagdag pa ni Sarsino. Sinasabi ko lang ito dahil nag-aalala ako sa kalusugan nating lahat. Naparito rin ako upang makiusap at hindi makipag-away, sambit ni Maya. At umalis na si Maya, naiwan si Cobino at Sarsino na naiinis. Magkasakit? Ha 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 ha, malabo yun. Hindi pa tayo nagkakasakit, sabi ni Cobino. Oo nga. Kung gusto niya na malinis, ay doon na lamang siya sa bahay niya. Tugon ni Sarsino. Dalawang araw ang nakalipas, nakaramdam si Cobino at Sarsino ng hindi maganda. Cobino, sumasakit ang tiyan ko, pati na rin ang lalamunan ko, sabi ni Sarsino. Ako rin, sinisipon at inuubo ako. Lalagnatin ata ako. Wala rin akong ganang kumain, sabi ni Cobino. Mabuti pa at magpaaraw at maglaro na lamang tayo sa labas. Baka kailangan lang natin ng ehersisyo.
sabi ni Sarsino. Lumabas na nga at naglaro si Sarsino at Covino. Maghapon sila naglaro kahit na masama ang kanilang pakiramdam. Kinabukasan, ang kanilang mga kalaro ay nahawa sa kanilang sakit at kumalat na rin ito sa kanilang komunidad. Lumubha naman ang kalagayan ni Nakobino at Sarsino. Nabalitaan naman ni Maya na malubha ang kalagayan ng dalawa, kung kaya't naisipan niyang dalawin at magdala ng masusustansyang pagkain at gamot. Nagsama na rin siya na doktor upang makita ang kanilang kalagayan. Dahil nakakahawa ang sakit na ito, nagsuot sila ng mask at nagbaon ng alkohol upang magsilbing proteksyon. Covino, Sarsino, si Maya ito. May dala akong mga pagkain. Nagsama na rin ako ng doktor. Pumasok na si Maya at Dr. Machin sa tahanan ng dalawa. Naku, mukhang alam ko na kung saan nagmula ang karamdamang ito. Napakarumi at napakakalat rito. Mukha rin hindi naliligo si Corbino at Sarsino. Ang dudumi rin ng kanilang mga kamay. Dapat maging malinis ang ating kapaligiran at tirahan upang malayo tayo sa sakit. Marapat din na masusustansyang pagkain ang ating kainin. Sambit ni Dr. Matching. Sa tulong ni Maya, nilinis niya ang bahay ni Nakobino at Sarsino. Unti-unti naman bumuti ang kalagayan ng dalawa sa tulong ng masusustansyang pagkain at malinis na kapaligiran. Ang sakit na kumakalat sa kanilang komunidad ay unti-unti na ring nawala. Maraming salamat, Maya. Dahil sa'yo, bumuti na ang kalagayan namin. Tunay nga ang kalinisan ang susi sa malusog na pangangatawan. Sambit ni Covino. Maliligo at maglilinis na kami araw-araw. Maghuhugas na rin ng kamay. At kakain ng masusustansyang pagkain. Ngayon, alam na namin kung paano maiiwasan ang pagkalat ng sakit at ito ay maiiwasan kung ikaw ay malinis at may malusog na pangangatawan. Ang sabi ni Sarsino, wakas. Ang storyang ito ay pinamagatang si Covino at Sarsino. At si Sarsino na inilambag at iginuhit ni Tricia May Diaz sa patak.